like a Hellcat. Hi, this is Teacher RR. Welcome to my channel. Bago akong magsimula sa aking tutorial ngayon, nais kong magpasalamat sa inyo dahil ang aking subscriber ay mahigit 200 na. Maraming salamat po. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako gagawa ng isang information sheet na aking ibibigay sa aking mga bata para mas madali ko silang makontakt. Okay? Punta lang na tayo dito sa ating mga Google Apps uli, and then balik uli tayo dito sa ating classroom. So, pindutin lamang natin yan, ang classroom. So, ayan na. Nandito na tayo sa ating classroom. Open natin ito. Ayan. So, halos same lang siya sa paggawa ng isang quiz. So, create ulit tayo. Sa kasi ito ay kailangan ngayon, pindutin natin ang quiz assignment. And then, lagyan natin ng title. So, ang ilalagay nating title ay ang kung ano ang grade level. Sa halimbawa, grade 7, tulip. Information sheet. Okay, tapos lagyan natin ng instruction. Bawa, lagyan ng tamang kumpleto at tamang impormasyon na hinihingi sa bawat bilang. So, okay na yan. Next ay, punta na tayo dito sa blank quiz. Pindutin natin yan. Okay. So, same pa rin ng ating quiz, pero ito ay information sheet, hindi quiz. So, unahin muna natin, lagyan natin ng customized theme. So, choose image tayo. Okay. So, para hindi tayo mapagal, pindutin natin ito. Hanap na tayo agad. Bawa, ito ang gusto natin. So, yan, insert. So, ayan, mahiling na tayo. Tapos, baguhin natin itong theme color. Ayan, tapos kung gusto mong baguhin din ang background, nasa iyo yan. So, okay na. For example, ganyan na. So, ito, unahin natin ano ang ating ilalagay dyan sa blank quiz. So, ibig sabihin, ang lalagay natin dyan ay title. So, lalagay natin dyan, halimbawa, pangalan na lang ng ating section at grade level. So, grade 7, tulip, tapos, description, information, okay, so ayan na, nakagawa na tayo. Next naman ang gagawin natin ay punta na tayo agad dito. So ano ang impormasyon na gusto mong malaman sa iyong mga bata? So una ay ang kanilang name. Okay, so short answer ang nakalagay dito kasi sasagutan nila yan nang walang pagpipilian. Okay? So, yan. Nakalagay short answer. So, kung okay na yan, pindutin lamang natin itong required. Okay? Tapos, magawa ulit tayo ng isa pa. Okay? So, yun ay pangalan nila. And then, ang susunod nating hihingiin sa kanila ay ang kanilang complete address. Okay. Complete. Ayan na. Okay na. Ngayon, nakikita natin dito paragraph ang nakalagay. So, baguhin natin ito. Hindi ito dapat paragraph. Dapat yan ay
short answer. So, task natin. Next uli, okay na tayo sa complete address. Next natin na hihingiin ay ang kanilang birthday. For example, birthday. Tapos, ayan, ilagay natin dito, date ang nakalagay dito. Kasi birthday ang hinihingi. Ano po? So, ito, pipindutin natin yan. Birthday, automatic yan, ang lalabas. So, pindutin lang natin na dito ang required. So, okay na yan. Ngayon, gumawa ulit tayo. Ang next na hihingi natin ay kanilang age. Okay? Tapos, short answer pa rin. Or, number. So, short answer. Taas natin. So, makikita natin dito, automatic number ang lumabas. So, okay na yan. Pindutin ulit natin itong duplicate. Tapos, gawa ulit tayo pagkatapos ng birthday ay age ay ang hingiin naman natin ay ang kanilang parents information. Bawa, mother's name. Okay? So, importante ito na alam din natin dahil sila ang pinakauna nating kailangang kontakin. So, sa mother's name, ang kailangan lang dyan ay short answer pero hindi number. Hindi po number. Kung hindi, pipindutin natin itong text. Okay? So, kailangan text ang ilalagay natin or else hindi masasagutan ng bata yan. And then, same pa rin, i-re-required natin. Then, pindutin natin ulit ito. Isa pang information. Ang next information naman na hihingiin natin ay ang kanilang father's name. Okay? Yan. So, short answer pa rin. And then, text. So, okay na. May text na. Nakalagay na. Okay? And then, punta naman tayo dito ulit. Required pa rin. Pindut ulit tayo dito. Another duplicate ulit. Dahil pare-parehas naman sila ng format na gagamitin. Kaya yun na naman ang ating pipindutin. So, ang next na hingi nating information na dapat makuha natin sa mga bata ay ang kanilang guardian's name. Kasi for example, ang nanay at tatay nagtatrabaho, ang nagbabantay na lang sa kanila ang kanilang kasama. So, yun ang tawag doon ay guardian nila. So, kung halimbawa, may mga kailangan tayong i-relay sa kanila, kung hindi available ang mga magulang, ay dito tayo pupunta sa number ng guardian's name. Okay, sa guardian. Okay? So, same pa rin. Dapat text yan. Okay? Text yan. At next naman ay ang okay. Parang may nakalimutan ako. I-X na lang natin to. Anong okay. May nakalimutan ako. Paano kung halimbawa ganyan na mayroon kang gustong ihabol dahil nakalimutan mo? Okay, akit nga tayo dito. So, akit tayo dito. Halimbawa, nakalimutan mo, lagyan na dapat dito sa mother's name ay mayroong dito sa mother's name, dapat ay mayroon silang contact number. Anong gagawin natin? Ipindutin lamang natin itong plus sign. Ayan. Tapos, maglalagay na tayo dito ng contact number. So, dapat merong contact number ang mga magulang. Yun po ang importante. So, contact number, short answer. Okay, short answer. Or, ayan. Tapos, ang ilalagay natin dito ay number dahil contact number ang hinihingi natin. Pero huwag kakalimutan, lagyan ng required. So, dito naman sa father's name, same pa rin, maglalagay din tayo ng contact number para mailagay nila ang contact number ng kanyang father. Okay? Tapos, short answer pa rin. And then, since contact number, number din yan. So, required. Next naman, dito tayo sa guardian's name.
dito sa guardian's name, lagyan natin dito ng contact number. So, ilagay natin contact number. Ayan. Tapos, syempre, i-re-required pa rin natin para hindi lalagpasan ng bata. Tapos, after nito, halimbawa ito, nagkamali ako ng guardian's name. Since the dalawa na ang guardian's name na ilagay ko, ang gagawin ko na lamang dito ay i-delete. So, ito na ang gamit ng delete na to. Pindutin lamang natin yan, then mawawala na siya. Ngayon, may isa pa tayong information na kailangan. Pindutin uli natin yan. Ilagay naman natin ngayon ay ang student's contact number. So, ayan. So, student's contact number. Tapos, short answer pa rin. And then, i-re-required natin. So, okay na yan. Ngayon, ating na natin, i-double check natin kung kompleto na, nakalagay. So, since okay na siya, itong responses, wala pa itong, zero pa ito dahil hindi mo pa naman to na ipapasa sa mga bata at wala pang nagsasagot. So, ngayon, punta na tayo dito sa ating settings. So, sa ating settings, kung gusto nating makolect ang kanilang email address, for example, mayroon tayong mga instances na kailangan ng mga email ad natin, o limbawa may mga files tayo na gusto mong ipasa sa kanila, mas maigi na nakukuha natin ang kanilang email ad. Tapos, pwede pa rin nating checkan itong kung gusto nating magbigay sa kanila ng responses. So, itong limit to one person ay response ay hindi na natin yan i-checkan kasi hindi naman ito quiz. Okay? Tapos, dito edit before ay after submit pwede nilang i-edit yan. So, wag na nating checkan. Tapos, okay na yan. Then, punta na tayo sa presentation. So, show link to submit another response. So, okay na. Pindutin na natin itong save. So, ayan na. Okay na ito. Sasagutin na lang ng bata. Ngayon, preview muna natin. Pindutin natin itong preview. Tapos, makikita natin kung ano ang makikita ng bata. So, ayan ang makikita ng bata kapag sila ay magsasagot. Okay? So, itry naman natin magbukas ng account ng bata. Yung estudyante natin. Dito kay teacher, ay kay GTR. Buksan lang niya itong classroom dito. Ayan. So, makakakonnect na siya. So, ayan, makikita ni GTR dito sa kanyang stream na mayroong ipinost ang kanyang teacher na new assignment. Ito ay ang personal information sheet. So, pupunta. So, ayan, nandito na tayo sa classwork. Makikita natin dito na nandito na itong ipinasa or ipinost ni teacher na personal information sheet. So, buksan lamang ito. Pindutin lamang yan. So, ayan, nakita na ni GTR ang kanyang new assignment. So, andito ang kanyang title, andito naman ang panuto. Lagyan ng kompleto at tamang impormasyon na hinihingi sa bawat bilang. So, review assignment natin. So, ayan na. Ngayon, pwede na magsagot si GTR. So, pindutin lamang niya ito. Ayan. Tapos, magsasagot na siya. Bawal, lagay niya dyan, gtrpisonet@gmail.com. Tapos, punta tayo dito, pangalan niya. Bawal, ang pangalan niya ay si Juan de la Cruz Jr. Okay na. Tapos, ang complete address, B1, bawa, L1, P1,
Tapos, hambawa, ilagay natin 13 martires. So, okay na. Next, punta na tayo sa birthday. Okay? Pag fill up niya dito sa birthday, mapapansin na may month siya. Halimbawa, birthday niya ay January 1, year 2010. Halimbawa lang niya. Tapos, ang age niya ngayon, syempre 2020 ngayon, gawin nating 10. So, punta na tayo sa mother's name. For example, ang kanyang pangalan ng kanyang nanay si Juana de la Cruz. Tapos, hihingi ng information ng contact number. So, maglalagay siya. Bawa contact number ng magulang niya ay yan. So, pindutin natin naman dito sa father's name. Halimbawa, si Juan de la Cruz. Ayan. Tapos, contact number ulit. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ayan na. May contact number na. Then, ang guardian's name naman niya, halimbawa, si Juan, ang guardian niya ay si Juanita de la Cruz. Halimbawa, ito si Juanita de la Cruz, ay kapatid ni Juana de la Cruz. Importante, mayroon tayo ding guardian's name dahil kung halimbawa, itong si magulang at saka si mama at saka si papa ay busy, ito si guardian ng ating kukontakin. So, ano number ba ni guardian? Ganyan, halimbawa. Tapos, punta na tayo dito sa student's contact number. So, kailangan ng bata magbigay na kanilang ng kanyang contact number para mas mapabilis ang pag-contact. Okay? Halimbawa, pagbibigay ng mga module. So, ang gagawin na ng bata, kung tapos na ito, ay pipindutin na ang check lang niya kung lahat. Kasi kung halimbawa, mayroon siyang na-miss. Halimbawa, ito hindi niya na ito na-miss. Hindi niya ito na pinasagutan. Magkukulay-kulay yan. Ayan, this is required question. So, kailangan niyang lagyan. Okay? Si Juan de la Cruz Junior. So, ayan, ha? Kailangan kumpleto kasi nilagyan natin doon na required. Halimbawa, di natin nilagyan ng age. Tapos, dumiretso tayo dito. Dito tayo. Dumiretso si bata dito. Submit ko na. Okay na yon. Pindutin natin tong submit. Anong mangyayari? Babalik siya dito sa tanong na hindi niya nasagutan. Okay? So, kaya kailangan niyang sagutan yan para ma-submit niya ang kanyang gawa ng maayos. So, pindutin na natin tong submit. So, ayan. Okay. So, since I submit na ni GTR ang kanyang information sheet, ang makikita na natin dito ay, ayan, your work turned in. Okay? No work, attach, and then unsubmit. Ito, pipindutin lamang natin to. Kung halimbawa may gustong baguhin si GTR, pipindutin niya yan, i-unsubmit niya, tapos, pabaguhin niya yung kanyang information. So, sa ngayon, tingnan muna natin ang room ni teacher niya. Ayan. So, makikita natin dito sa classwork na mayroon ang nag-turned in. So, ibig sabihin, nagpasa na si GTR. Okay? So, since isa lang talaga ang ating estudyante dito, yan lang talaga makikita natin. 1 turned in and 0 assigned. So, sino ang nagpasa? Ito, nakalagay dito si GTR. So, ganun lamang.